guys, welcome back to my channel. Alam niyo po ba ang puno na nagdadala ng swerte sa buhay mag-asawa para matupad daw din ang lahat ng mga pangarap mo sa iyong buhay at napakagaan daw pagdating lalo na sa pampinansyal. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Malamang maa-amaze po kayo sa aking i-share at maaaring kayo ay magtanim na ng punong ito sa inyong tahanan at hinisigurado ko sa inyo na ito po talaga ay epektibo dahil ito po ay naganap nga po sa amin. At imagine niyo po, ang nanay ko ay nagsosolo lamang pero nakaya niya po kaming lima. Pero nung mga panahon na ito, naisip ko mabuti, nung panahon ng mga ito, ay kaya nagkahiwalay tungkol ang aking nanay at yun nga po yun, sa marriage ay na-broke. Dahil, kumbaga parang nasa Manila kami at nangungupahan kami noon at wala kaming kakayahan na magtanim ng punong ito. Pero nung nagtanim kami ng puno nito, ay kumbaga naging mas strong pa yung relationship ng family namin at sinuwerte kami sa aming buhay sa pamamagitan ng puno ng saging. Ayan. Yan po pala sa bansang Israel, isa pala yan sa pinaniniwalaan na nagdadala ng swerte sa isang pamilya. Mainam daw po na magtanim kayo ng saging sa inyong bakuran dahil ito po ay may kaugnayan sa inyo pong pamilya, sa lalo na sa mag-asawa din at sa banding ng mga anak. Bakit ko po yan nasabi? Unang-una, basta wag lamang po ito sa may harapan ng inyong tahanan na kasi ito po ay may dakta. May dakta po yan. Naku, matindi po ang dakta po niyan. At maganda po yan ay sa likod ng ating tahanan. Kahit isang saging lang. At wag nyo ngayang ito ay sumukal. Kasi yan po ay mabilis magsibol, mabilis po silang dumami at nakakasukal po yan. Maaari yan ay bahayang pa ng ahas. Ito po, napasing ko lang, napagmuni-muni ko na talagang effective po yan. Kasi nung mga panahon na yon, imagine ninyo, lima po kami magkakapatid, nataguyod po kami, yung bonding namin na relationship ng magkakapatid ay okay naman at kumbaga yan daw po ay nakakatulong sa pag ng pinansyal. At sa banding naman ng mag-asawa, kung kayo eh may asawa at meron pa kayong space na maaaring tamnan itong ating saging, ito daw po ay para rin sa kaugnayan ito sa marriage ng mag-asawa. Kasi nga po, di ba, pag bumunga po ang saging, yan po ay tabi-tabi. Diba? Isang buwig po yan. Kung nakaano na po kayo ng ganyan. Kasi kami dati ay taga Batangas. Kaya kami ay bata pala. Ang sanay na sanay na akong magtiba ng saging. Kumbaga, pag busy ang mga nanay, ay talagang nag-uutos po yan sa anak para magtiba ng saging. At alam namin kung paano yan tibain. At napakaraming dakta po niyan. Kasi ang saging daw po, yan po eh, sa isang buwig ay tabi-tabi. Kumbaga, sa relationship, sobrang sweet kasi nga po tabi-tabi po sila. Kung ikukumpara nyo sa mangga, di ba? Ang mangga, pag namunga, hiwa-hiwalay sila. Or bihira-bihira din yung kumpul-kumpul din, pero hindi po yung kagaya ng saging na isang piling na isang ganunan ay tabi-tabi sila, di ba? Hindi kagaya po ng ganun. Ngayon, at saka matamis. Matamis ang saging kapag nahinog. At saka, sinasabi nila, ay may kaugnayan ito sa marriage. At ganun din, halimbawa, ang puno po ng saging ay pag nagsibol-sibol, ay tabi-tabi rin po yan. Kung kayo po ay naka-experience na ng may saging, tabi-tabi po yan kapag po yan ay nagsibulan. Sinasabi po yan ay relationship ng mag-asawa. At ganun din po ang mga anak, para daw po sweetness ng mga anak. At ganun din po yung sa pampinansyal. Na napag-isip kong mabuti ay maaari nga na isa rin sa mga naging dahilan kasi napakarami po naming saging nung maliliit pa po kami. Kaya siguro nataguyod ng nanay na magkakasama kami kahit na kami ay mahirap. Kaya kung ako po sa inyo ay magtanim po kayo ng saging para makatulong po yan din sa alam nyo po ba lahat ng klase ng luto ng saging ay nagawa namin dyan dahil nga po sa
Siyempre, wala kaming pambili ng binibili sa palengke. Kaya yung mga saging na ganyan, kamote, yan po ang lagi namin kinakain sa Batangas. Yan po, kumbaga, lalo-lalo na rin yung kamote. Eh, Diyos ko, yung pagbunot mong ganyan, doon sa ano ka, dami-daming bunga ng kamote. Yan ay nilalaga namin, nilulunupak, sinusuman. Tapos niyayas-yas, pinapalapad, nalagyan asukal at piniprito. Napakarami namin kinakain na kamote at mga prutas doon sa Batangas dati. At ganoon din po ang saging. Yung saging po pala, ay napakaswerte rin pagdating sa pampinansyal. Nagtataka po ang nanay kasi ang nanay po ay pabalik-balik pa baka bakasyon po sa kapatid ko sa Canada. Ay siya po ay na-amaze doon sa hotel na kanilang pinuntahan. Dahil yung hotel na ito ay napakaraming dekorasyon ng saging. Yun po pala, ang yan pong saging na yan mula po sa bansang Israel ay isa sa mga pinaniniwalaan nilang swerte. Lalo-lalo na pagdating po sa relationship ng marriage at ng family. At ganoon din po sa pampinansyal. Kaya po pala, nagpa-frame pa ang nanay. Siya ay nagpa-picture dito do sa mga saging. At tuwan-tuwa po siya dahil natutuwa siya sa hotel na yon. Dahil yun daw po ang dekorasyon doon, panay saging. Yun po pala ay may mga ibig sabihin din niya. Okay, tanya na, sabi ko nga po sa inyo. Alam niyo po ba yung mga ganyan, yung mga mayayaman, yung mga may-ari rin ng hotel, yung mga mall, mapapansin niyo yung mga dekorasyon nila at mga puno nila na tinatanim sa parking. Hindi po yan nagtatanim ng basta-basta lamang. Yan po ay may mga ibig sabihin. Agaya ng Royal Palm, sabi ko nga po sa inyo, yan po ay madalas na ginagamit na puno ng mga mayaman dahil yan daw po ay napakaswerteng puno. At ganun din ang saging, kung mapapansin nyo, diba? Yung minsan ay meron kami napuntahan na ano po siya, yung parang ano ng mga pugod ng mga mayaman sa may Alabang, yung sa Palms, ayan po, yung pinakaunahan niya, akala mo yung mga saging na nasa unahan na nilagyan nila ng Christmas light. Ngayon, alam ko na kung bakit yung po pala ang kanilang mga itinatanim. Dahil yung po pala ay napakaswerte niyan. Kaya ako ay magtatanim din ng ganyan. Kaya gayahin po natin sila, di ba? Siyempre, kaya sabi ko nga po sa inyo, kapag po may narinig ako, ang dami ko na nalalaman sa mga pampaswerte. Pero once ako ay nakarinig ng mga pampaswerte, ay ura-urada ko yung ginagawa. Mula ngayon, ako'y magtatanim ng saging doon sa bibiling kong, may pinaplano po kasi akong bilhin. Magtatanim ako doon ng saging, magtatanim ako doon ng royal palm, magtatanim ako doon ng puno, ng laurel. Lahat ng mga swerte ay aking itatanim doon. Siyempre, para po tayo ay lalong swertehin. Dahil yun nga po, naganap nga po sa akin, ako ay sinuwerte dahil din sa mga pampaswerte. At siyempre, numero uno ay ang Panginoon, tapos pampaswerte, tapos sasabayan natin ang sipag at tiyaga. Yan. Ngayon po, ang sabi po nila, meron pa akong kakilala na meron po silang sagingan, ay talaga namang napakarami po nilang lupain. Yung po pala, ang saging ay nagdadala rin ng limpak-limpak na salapi ang pampinansyal kapag ka ikaw ay meron tanim na ganyan. Ngayon po, dito po, meron akong naalala dito sa tabi-tabi namin, pero hindi ko babanggitin dahil may mga kapitbahay akong nakikinig po sa akin, nanonood. Ngayon, nagtatanim ang nanay ng saging doon sa tabi po namin. At yun nga po, kada tanim na yon, lumawak na lumawak ang saging. Di ba po, ang bilis namang sumibol talaga ng saging. At napakaraming, ang bilis niyang dumami. Kahit nga po patayin niyo siya, yung mismong ugat po niyan ay sisibol at sisibol. Yun po, at pinagpuputol ng nanay. Abay, may rami pa rin sumibol. Alam niyo po ba, mula doon sa, hindi naman akalain namin na, mula doon sa tinaniman ng saging hanggang doon sa dulo, ay nagkaroon ng saging. Alam niyo po ba, yung hanggang doon sa dulong yon, nabili po yon ng nanay. Kumbaga, ganun po pala. Kung halimbawa may katabi ka ngayon, tapos bakante, tamnan nyo ng saging at yan ay mabibili nyo soon. Itong katabi namin, tatamnan ko nga ng saging. Para nga po mabili ko. Charot. Kaya lamang ay nag-aantabay kami ng may-ari at hindi pa daw nadating. Kaya kumbaga, pending pa rin kami. Kaya hindi namin mabili ito yung mismo yung katabi. Pero yun doon sa mga nanay doon, natanam na niya na ng saging. Mula dito hanggang doon sa dulo, ay nabili niya yung mga sinibulan ng saging. Kaya pala, ngayon ako napaisip, ito ay napakaswerte yung saging. Kaya kailangan, kung meron ka nakitang bakanting lupa, ay taniman na natin para po mabili niya yan soon. Ayan, yan po ay napakatunay na tunay at yan po ay naganap po sa amin. Dahil mula nga po, ngayon ako talagang
napapaisip ng todo. Simula ngayon, ako ay magtatanim na sa mga nagustuhan kong ano. At pag yun ay dumami, ay ibig sabihin, possible, ay mabibili ko siya. Ganun po pala yun. Ayan, dahil yun nga po ay kumbaga tutulong at tutulungan ka niya na magkaroon ka ng pera hanggang sa mabili mo siya. I-try nyo po yan dahil yan po ay tunay na naganap sa akin. At ganun din sa mga iba na yan pong saging ang ginagawang dekorasyon ng mga hotel, lalo-lalo na sa bansa nga daw po yung Canada, no, nakita na nanay, abay, ba't ito'y panay saging na lamang ang dekorasyon, ultimong sa entrance, kaya na-amaze po ang nanay, at ito'y pinitura niya, at ang pagdating dito sa Pilipinas, ayun, pina-frame niya pa yung mga saging, natuwa siya, yung po pala ay strong relationship ng family, lalo-lalo na sa usaping marriage, at ganun din pagdating sa pampinansyal, ay tutulungan kanya para makamit mo ang lahat ng mga pangarap mo sa iyong buhay. Ako po sa inyo, kahit sa paso, magtanim po tayo ng saging, ay di ang buwig po niyan ay bonsai, di ba? No? May nakitaan na ako ng ganyan, ang buwig, ang pinakabunga po niya ay alit, ang cute, ang ganda naman. Kaya ako po sa inyo, ay bumili na po tayo ng ganyan. Plano ko nga po ay bibili ako at itatanim ko ito sa paso. Tunay, tatanim ko po ito sa paso at ilalagay ko dito sa loob ng aming tahanan. Kasi swerte nga daw po yan. Ako po ay napaka-addicted talaga sa pampaswerte. At sige po, ako'y mamaalam na at ako po ay bibili po ng saging at paso at itatanim ko dito sa aming loob ng tahanan. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing.